sa mga leaders ko, lalong-lalo na sa naging part ng Millionaires Club member under my team and under Atomic International. Alam na alam nila kung paano ako nag-umpisa. Hindi ko po ito ikakahiya. Nagawa ko lang po talaga yun sa kagustuhan na mabago yung present situation ko. So, hanggang sa sinangla ko ay nakapag-umpisa ako. Nung naintindihan ko kabuuan talaga, ito na mas malala. Kasi sabi ng iba at sabi ng mga coaches ko, ng mga uplines ko, kung gusto mong kumita dito ng maliit, well, go for one account. Pero kung gusto mo talagang seryosohin mo itong business na ito, gawan mo ng paraan para makamit mo yung gusto mo. So, meron kasi kaming nakatago na alahas, hindi naman niya dinala doon sa Leyte. Sinangla ko na naman yun. No, wala ko alam-alam. So, inubos. Grabe. After two days, hindi na ako nakatulog talaga. Kaya sinabi ko na sa kanya, noon nag-umpisa yung masalimuot na buhay ko talaga. Noon nagdala sa power consumerism kasi dati kapag tumatawag siya, laging may time kami, pero nag-umpisa ako sa empowered consumerism, lahat ko yung time na binibigay ko sa kanya, natatakot siya na mas lalo kong mapagtiwanan yung anak ko, kasi lagi akong nasa training. Para kasi sa akin, kapag maintindihan kong isang opportunity, since risk taker ako, kahit nung nag-iimpliyado pa nga kami, ang dami kong racket. Since mahihayin ako, gumugo ako doon sa yung pag-tutor ng mga bata. Ito pang malala, bibinta pa ako ng ulam. Siya yung papaglutuin ko kasi siya yung magaling magluto. Tagaputos lang grabe, ako. No? Since my life ko, ito naman yung mailala ko, dinadala ko doon sa work ko. Nilagyan ko lang ng ballpen at saka notebook, talit lang sila doon. So, nabakayain ko talaga. Malaki talagang pagbabago dito sa Empowered Consumerism. So, nung ginawa ko yung pagsangla doon sa mga alahas niya, actually itong bracelet niya, Just last year po talaga niyang sinuot to kasi at saka yung necklace niya kasi every time na makikita niya yon parang parang tawag nito pa mariminis yung parang bumalik-balik yung alaala na kung paano niya ako pinahirapan talaga nung nag-umpisa itong journey na ito hanggang sa yun since gusto ko din po mag-engage sa mga training kasi gusto kong seryosohin ito. Lagi akong umaattend ng training kahit nagtatrabaho ako. Nagsimula kasi ako part-time. Paggabi, pumupunta sa office, uuwi na ng 1 a.m. Kaya yung natira namin na sasakyan, yung red, yung ano pa? Vios. Yung Vios. Dinala na naman niya sa Leyte para hindi talaga ako makapunta sa office. Pero sabi ko, kasi lagi ko nang naririnig yung mga motivation sa mga coaches, sa mga uplines ko. Sabi kasi ni Ups Annette, Ate Del, kung gusto mo talagang yumaman dito, trabahuin mo lang siya ng seryoso. Kasi, anong tawag niyan pa? Yung tipong, kung ikaw, ano yun? Yung sabi ni Coach Annette pa palagi na matirang matibay. Matirang sobrang yaman. So, nakatatak sa isip ko na kailangan ako magiging matibay at doon sa mga panlalait niya sa akin na every time natatawag ako, ano yung power mo? Yung mayaman ka na ba dyan? Sabi ganun, kasi yung anak ko, kapag tumatawag sa kanya, tumatawag siya sa anak ko, sabihin sa anak ko, pa, power! Dinamay pa. Kailangan ipakita ko sa kanya na mapadali ko yung first million ko dito. Wala nang sa ganun, maging positive siya. Now, after 6 months of doing Empowered Consumerism, na seryoso ko, 8 hours or 10 hours, minsan nga 4 hours na ako matutulog, or minsan 2 hours, talagang, nung sinuyuso ko, sabi ko pa, umuwi ka na dito. Bibili ako ng, yung dream car ko kasi, yung pick-up ni Salavara. Kasi,
Kadugukin yung mama ko. Sabi ko, yun yung bibilin ko, uwi ka na dito. Tapos, kayang-kaya ko na buhay yung family natin. Basta dito ka lang sa akin. Grabe, no? Tapos, sobrang nagagalit tuloy. Sabi niya, ano na bang nangyari sa'yo? Sigurado ako, since mabait ka, pinapakita mo yung potential mo, kaya ka binibilhan ng Nissan pickup. Sabi ko, anong binibilhan? Eh, pera ko to, hindi naman ito binibili ng company. Sabi ko, ganun. Sabi niya, hindi talaga po siya naniniwala. So, sabi ko na lang sa kanya, kapag hindi ka uuwi, ipapag-drive ko ito sa iba. Kasi hindi naman ako marunong mag-drive. So, umuwi siya agad. Dumating sa point na kinausap niya ako. Pagdating ng pagdating niya, wala siyang emote. Kinausap niya ako at 3 a.m. pa? Yun. 3 a.m. Sobrang takot na takot ako. Sabi ko, akala ko maghihiwalay na kami. Sabi niya, makipag-usap sa akin. Sabi ko, grabe naman, first time naman itong 3 a.m. makapag-usap. So, bit-bit pala niya itong yung nakabalot na pera. Na old newspaper ang binalot sa pera. Yun yung collection dun sa lady, sa mga sasakyan namin. So, sabi niya sa akin, Ma, ano pa ba yung hindi ko pa nabigay sa'yo? Ano bang gusto mo? Gusto mo ba ng gadget? Gusto mo ba ng makapag-travel ka kasama yung anak natin? Mag-travel ka. Tapos binigyan niya sa akin yung nakabalot na papel. Yun pala, nasa mga almost 300 pa, no? 200 something. Sabi niya, 200 something. Tapos, sabi ko, hindi. Sabi niya, pero, iwanan mo talaga si In Global. Dinigit mo kami na pamilya mo. Kung sabi ko sa kanya, the reason kung bakit ako naging Global, o naging empowered consumerism, is para po to sa inyo. Para hindi po tayo maghihiwa-hiwalay. Tapos sabihan mo pagsabihan mo ako na iiwan ko itong empowered consumerism. This is part of my family. This is my extended family. And mahal ko po sila. Every time na naririnig ko yung hinanain nila, sabi ko sa sarili ko, mas malala pa yung mga hinanain ng mga tao kaysa sa akin. Sabi ko, umasa at naniwala at nagtiwala sila sa akin. Hindi ko sila iiwan. So, bigla siyang nagalit nung narinig niya sa akin na hindi ko siya iiwan kasi ito yung sabi niya. So, hindi mo siya sila iiwan, pero kami iiwan mo dahil sa powered consumerism mo. So, umiyak ako, tapos hinampas niya yung balot na papel, hindi ko alam pira pala talaga yun. Tapos, paglagpas na ng yung pera, nagsusulputan niya yung mga tigawan sa sabi ko, kung alam mo lang kung hindi naman pera yung gusto, sabi ko sa kanya, baka akala mo tinabaho ko ito para sa pera. Yes, bago pa ako, pero according sa mga uplines ko, fa-follow lang yung pera kung ikaw mismo may puso ka na willing tumulong sa mga tao. So sabi ko, hindi ko pagpapalit yung extended family ko, and huwag mo akong pagpipiliin kasi family ko din ito. Family ko kayo, and the reason why bakit ko to sineryoso, kahit mahirap sa akin, tuwing uuwi ako, nawalan ako ng boses, tapos mapagkamalan ako ng mga kapitbahay namin na nangangaliwa kasi ako yung tipong trabaho, ako yung tipong asawa na wala namang barkada, trabaho, tapos bahay, trabaho. Tapos, nung nag-empowered consumerism ako, minsan uuwi ako ng madaling araw kasi right after ng training, nagmamampa yung mga coaches. And wala naman akong sasakyan that time. Papara pa ako ng tinatawag naming habal-habal, yung parang angkas. Yun. So, ang ginawa ko, mas lalong nagalit siya kasi pipicturan ko yung number ng habal-habal o yung angkas, tapos i-forward ko sa kanya. Sabi niya, kita mo, ano na kadelikado yung buhay mo. Ginagawa mo yun. Hindi naman tayo ganun ka naghihirap. So, yan. Umiyak talaga ako ng umiyak. Dumating pa sa point na yung maleta ko nasa labas na. Labas pa talaga. Kasi sabi niya, ang tigas ng ulo ko. Pero dahil sa alam ko, dapat sabi pa sinip na mga coaches ko, ito yung mataas ng level of awareness tungkol sa company natin.
Ito yung dapat magpakumbaba. Kahit hirap na hirap akong akayin siya para maging positibo lang siya, talagang nagpapakumbaba pa din ako na kahit anong sinasabi niya, anong sinasabi niya. Wala akong sinasabi kundi pa, I love you. Every time na tumatawag siya, inaaway ako. Pa, I love you. Tapos, kindot agad, babay. Tapos, off agad ng cellphone. So, mas lalo siyang nagalit hanggang sa pabalik-balik na siya doon sa linti. Ako naman, mas natutuwa kapag kawala siya. Kasi nagkapag-trip ako, sabi ko, kapag umuwi na siya after a year, kailangan focus ko this year ng training para buo ako yung foundation ko kahit ano pang sasabihin ng ibang tao kasi yung family ko din kasi yung mga kasin ko hindi din sumusuporta sa akin. Ilan lang po talaga sila na naniwala at talagang nagtiwala sa akin na maging parts empowered ko siya Marisa. Nasabi ko nga dun dati na naku Lord yung mga friend ko talagang dito din po matitest yung metal of friendship namin kasi talagang iniiwan ako. Bakit hindi nila ako pinagkakatiwalaan eh? Wala naman akong masamang ginawa. Ito pang malala, kapag magkasalubong kami, halos, ano, hindi ka talaga papansinin or else kung papansinin ka, lagi silang nagmamadali. So yun, hanggang sa nakamit ko din, yun, nakuha ko yung first dream car ko, dito na siya. Tapos may nagmamanis sa mga sasakyan namin doon sa Leyte. Hanggang sa natapos na yung kontrata sa Leyte, andito na yung mga sasakyan. Ako na naman yung nagmamanage. Hanggang sa nakuha ko yung first million ko dito. Yes. At our 10th year anniversary. Wow. Nagpunta ko sa Philippine Arena. Sinusuyo ko talaga siya na, pa, hindi ka ba ano, hindi ka ba tawa sa akin na wala akong kasama doon and first time ako magpunta doon and pa, makikita, idaladala ko yung apelyedo mo. Sabi ko, yung ibang tao bakit sobrang proud sa akin eh, bakit ikaw? Sabi niya, bahala ka na dyan. Kasi kapag magulong ka dyan, huwag mo talaga akong damay. Sabi nung tumatak na yung pangalan ko sa Philippine Arena, mayroong nag-screenshot, hindi ko malaman, pinsan niya pala, distance family, tapos, ano, nag-forward sa kanya, kuya Roger, eh di ba asawa mo to, naku, part pala siya ng Millionaires Club member, eh, hindi mo sinabi sa akin, nandito ako, na-invite ako ng ibang tao, sabi ganon. Sabi niya, naku, papaniwala ka dyan sa asawa ko, huwag kang magpapaniwala sa company. So, as in, nung nakuha ko yung trophy, umiyak talaga ako. Hindi lang dahil nakaya ko, but dahil yung isa sa mga inspiration ko, syempre, siya yung isa sa mga inspiration ko para ipagpatuloy ko, patunayan ko sa kanya na talagang gaano ng life-changing opportunity talaga ito. Umuwi akong luhaan talaga na hindi siya nabitbit sa Philippine Arena. So, yun. Pinagpatuloy namin. Sinasamahan naman niya ako every time na nagpupunta ako sa mga bahay-bahay para mag-i-invite, mag-i-recruit. Sinasamahan niya naman ako. Yun nga lang, nasa sasakyan. Ang malala, malaki pang gasto ko doon sa ano, sa... Ito kasi nagpapa-aircon, hindi naman lumalabas. Hindi niya pinapatay. Tapos, pag may pagkilala pa, Mr. Anton, Ma'am Ping, tapos magtatanong, yung Del, ano ba yung global na yan na nasa Facebook mo? Siya yung magsasabi talaga na, naku, wala yun. Huwag kang maniniwala doon. Ako siya talaga yung sobrang mahirap talaga pero sabi ko na lang.